Nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Formal pong dumating po kanina si dating Presidential Legal Counsel si Attorney Harry Roque. May kaugnay po dun sa Senate hearing, dyan pa rin po sa Pogo. At dumating po yung mama. At kanina formal na pong hinain sa Office of the Solicitor General ang co-warranto petition. Dito po sa controversial na si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Alam niyo, di na makita po si Mayor. Dapat ngayon mismo yung kanyang imbitasyon na doon po sa Senate hearing, mga kaibigan. Eh, ang problema, nauna pa po yung depensa ng kanyang legal counsel na trauma. At hindi ho makaka-attend, mga kaibigan, si Mayor Alice Goo. And formal na hong hinain, mga kaibigan, sa Office of the Solicitor General yung co-warranto petition sa controversial na si Alice Goo, mga kaibigan. Ito'y upang questionin kung karapat dapat ang alkalde doon sa kanyang posisyon, kabilang po doon sa kinaharap po niya. Pagdating po doon sa citizenship, alam niyo, marami kasing nalulusutan dyan sa Bureau of Immigration. Eh di ba, sabi ko nga sa inyo, yung lagayan system, yung illegal alien, na nakakakuha po sila ng datos, o kahit mga Chinese. Kumbaga, hindi na ho, bago po yan eh. Eh palibas at controversial, eh dapat puntutukan po yan. Kumbaga, nakasentro po dyan si Senador Risa Ontiveros at saka si Senador Win Gatchalian po, mga kaibigan. Eh ang problema po dito, ang paliwanag po dito ni Ani Soljen na Gibara, eh kumbaga sabi po ng mama, eh teka, labag po dun sa batas eh. Napaghawak po ng posisyon ni Mayor Alice Goo bilang alkalde dyan sa bayan po ng Bamban Tarlac. Pwede po kayo makisali, makilahok. Dito po sa aming mainit pong talakayan ng aming text line 0927-861-1921. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa Philreca, protektado ka. Eh, sabi po dito, mga kaibigan, na hindi aniya isang Filipino citizen si Goo at isang Chinese national, kaya wala itong karapatan na tumakbo sa anuman hong elective public office, mga kaibigan. Yan po yung nag-file o naghain po ng Office of the Solicitor General, yung co-warranto. Kung nanonood po kayo sa aming Facebook Live, kaya ilan po dun sa mga ipinunto, mga kaibigan, ng co-warranto, yung petition na gumagawa po ng mga hakbang ni Goo. Nagbibigay po ng ground para ho dun sa kanyang pagkakatanggal dyan po sa pwesto, mga kaibigan. Ito pong hinain po ng co-warranto petition ng OSG dyan sa Maynila, dyan sa Regional Trial Court. Kaya kanina nagsasagawa ng Senate hearing at umatin po si dating secretary, si Attorney Harry Roque. Eh medyo nai-iskandalo po yung pangalan niya doon sa investigasyon regarding po dyan sa Pogo, ha? At mamaya subukan po nating kausapin at umahanap po tayo ng resource person at nakatutok ang taong bayan dyan sa Senate hearing na yan, ha? Ang aming text line 0927-861-1921. Eh di ba, Karex, bago po mag-zona, nabanggita po ng pagko na meron dating cabinet secretary na sinasabing sangkot doon sa illegal na operation po ng Pogo, ha? Pagbabalik po kami. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa Philreca, protektado ka! Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot.
Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa Philreca, protektado ka! Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.